Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa kaninuno nating si Alex. Ayon sa kanya, karanasan ito ng isa niyang kaibigan na si Arnel. Simulan na natin ang kwento. Isang matinding hidwaan ang nabuo mula sa angkan namin laban sa mga angkan ng mangkukulam. Walang humpay na away simula pa nung kapanahunan ng aming mga ninuno. Tama kayo nang narinig, mula pa nung unang panahon. At magpasa hanggang ngayon, naglalaban pa rin ang dalawang angkan. Kami po ay may lahing aswang. Sa paglipas ng mahabang panahon, patuloy naming ipinamamana ang lahi namin sa iba pang kaangkan. Sa totoo lang kasi, kinailangan namin ang lahi ng aswang upang maprotektahan kami sa kalabang angkan. Ginamit namin ang katangian upang pantayan ang lahi ng mga mangkukulam na unti-unting umuubos sa amin. Nagsimula ang alitan sa aming ninuno na si Minda at sa kanyang kaibigan na mangkukulam na si Samali. Matalik silang magkaibigan nung bata pa sila. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon sila ng inggitan. Mula ito sa isang lalaki na pareho nilang inibig, si Alvaro. Ang naibigan ni Alvaro ay si Minda. Kaso nga lang, sa paglipas ng panahon, malapit nang maganap ang pag-iisang dibdib nung dalawa nang biglang nagbago si Alvaro. Ang nais niya raw na pakasalan ay si Samali. Biglang nagbago ang pagtingin ni Alvaro kay Minda. Naglaho ang pagmamahal niya ng biglaan. Dito na naganap ang pulo pokyutan. Tinanggap ni Minda ang kanyang kapalaran kahit masakit. Pinili niya ang kaligayahan ng kanyang kaibigan. Kaso nga lang, walang sikretong hindi nabubunyag. Sa paglipas ng panahon, buntis na si Samali nang bigla siyang iwan ni Alvaro. Tumungo si Alvaro kay Minda at sinabi nitong ginayuma lamang siya ni Samali kaya napaibig siya nito. Nagalit si Minda sa panloloko ng kanyang kaibigan. Walang takot niyang sinugod si Samali at sinabihan ng masasakit na salita. Habang si Alvaro naman, hindi na bumalik kay Samali. Nagmakaawa si Alvaro na balikan siya ni Minda at bigyan pa ng isang pagkakataon. Kaso nga lang, hindi na pumayag si Minda. Hindi niya kayang makipagrelasyon sa isang tao na may asawa na. Kaso nga lang, dahil mayaman si Alvaro, gumamit siya ng dahas upang angkinin muli si Minda. Walang awa niya itong dinakip. Kinulong at hinalay ng paulit-ulit. Halos isang linggo ang itinagal nun. Nagbunga ang kahayupang ginawa ni Alvaro kay Minda. Pero, hindi pa rin kayang magpakasal ni Minda kay Alvaro. Kinasusuklaman niya yung lalaki. Hindi na rin ninais ni Alvaro na guluhin pa si Minda dahil nagsisisi daw siya sa kanyang ginawa. Nagpakalayo-layo na lang siya doon sa lugar. Habang sa kabilang banda naman, isinilang ni Samali ang kanyang anak pero hindi nabuhay yung bata. Lumayo na rin si Samali dahil sa kanyang pagdadalamhati. Pagkatapos ng isang taon, isinilang ni Minda ang kanyang anak. Mahal na mahal ni Minda ang kanyang paslet.
paminsan ay bumibisita si Alvaro doon sa lugar. Hindi naman ipinagkait ni Minda ang karapatan ng ama doon sa bata. Lumipas ang madaming taon. Biglang nagkasakit ng malala si Minda. May mga tumutubo daw sa kanyang balat. Kulay itim na bilog na parang pasa. Biglang pumasok sa isip niya na merong kakayahan ang mga magulang ni Samali na gumamit ng itim na mahika. Ang kandaw ng mga salamangkero. Patay na ang mga yon, ngunit maaaring natutunan ni Samali ang pangkukulam. Kaagad hinanap ni Minda si Samali. Nang matagpuan niya ang kanyang kaibigan, inamin ni Samali na siya ang may pakana sa kalagayan ni Minda. Sinisisi niya raw si Minda dahil iniwan siya ni Alvaro. At ito daw ang naging dahilan kung bakit namatay ang kanyang anak. Nakiusap si Minda na itigil na ang pangkukulam sa kanya. Pero hindi yon itinigil ni Samali hanggang sa ito ang naging dahilan ng kamatayan ni Minda. Nang panahong ito, binata na ang anak ni Minda na si Joseph. Labis ang paghihinagpis ni Joseph dahil sa pagpanaw ng kanyang ina. Hindi niya kinalimutan kung ano ang tunay na sanhi ng kamatayan ng kanyang nanay. Kaya makalipas ng isang taon, hinanap niya si Samali. Napag-alaman ni Joseph na pamilyadong tao na si Samali. Meron siyang maliliit na anak. Subalit hindi yon naging hadlang upang gumanti siya. Pinatay niya si Samali. Paulit-ulit na sinaksak sa harapan ng kanyang mga anak. Maging ang asawa ni Samali, hindi niya pinalagpas. Matapos magawa ni Joseph ang krimen, nagtago siya at nagpakalayo-layo. Madaming taon ang lumipas. Hindi na uli nagpakita si Joseph sa kanilang bayan. Pati ang kanyang mga kamag-anak, hindi alam kung saan siya naroon. Lingid sa kanilang kaalaman, may sariling pamilya na si Joseph. Nagtatago sa lugar ng kabisayaan. Malaki na ang mga anak ni Joseph nang siya ay makaramdam ng kakaiba. Nagkaroon siya ng mataas na lagnat kasabay ng pagtubo ng malalaking tigyawat sa buo niyang katawan. Palagi siyang umiiyak at sumisigaw ng napakalakas dahil madalas daw kasi na parang merong tumutusok sa iba't ibang parte ng katawan niya. Kaagad siyang kumonsulta sa isang albularyo. Sinabi naman ng albularyo sa kanya na merong kumukulam sa kanya. Nang malaman yon ni Joseph, kaagad niyang sinabi sa kanyang asawa na si Marie ang tungkol sa pagpatay niya sa mangkukulam. Kaso nga lang, hindi na rin tumagal ang buhay ni Joseph. Nang pumanaw siya, hindi na naghangad si Marie na igante ang kanyang asawa. Kaso nga lang, maging ang mga anak ni Joseph ay hindi nakaligtas. Parehong karanasan din ang kanilang naramdaman, katulad sa kanilang ama. Sunod-sunod na namatay ang tatlong magkakapatid dahil sa pangkukulam. Labis ang kalungkutan na naramdaman ni Marie dahil sa sinapit ng mga inosente niyang anak. Hinanap niya ang pamilya ni Samali. Tuwang-tuwa pa ang mga taong ng kulam sa pangunguna ng panganay na anak ni Samali na si Sally.
bumalik si Marie sa kanyang bayan na doble ang paghihinagpis dahil yung mga tao na pumatay sa kanyang anak, walang awa siyang pinagtawanan at paulit-ulit na kinutsa. Nang mga sandaling ito, may isa pang natitirang anak si Marie. Ito yung bunso. Lingid sa kaalaman ng angkan ng mangkukulam, merong lahing aswang ang angkan ni Marie. Dahil sa labis na pagluluksa at pagnanais na makapaghigante, ipinasa ni Marie ang pagiging aswang sa kanyang bunsong anak na si Miguel. Ganap na binata na si Miguel nung ipasa sa kanya ang pagiging aswang. Walang ibang itinuro si Marie sa kanya kung hindi magpalakas upang ipagigante ang mga kapatid niya. Ubusin ang lahi ng mga mangkukulam na siyang pumatay sa kanyang kapatid at kanyang ama. Dahil sa pagmamahal ni Miguel sa kanyang ina, hindi siya nagdalawang isip na tuparin ang kanyang misyon. Sinugod niya ang pamilya ng mga mangkukulam at walang awa niyang pinaslang ang lahat. Maraming napatay si Miguel sa angkan ng mangkukulam. Matanda na si Marie ng sandaling ito. Halos ilang taong naramdaman ni Miguel ang hinanakit sa loob ng puso ng kanyang nanay. Lumipas pa ang mahabang panahon. Ang buong akala ni Miguel ay hindi na siya gagantihan ng mga mangkukulam. Nag-asawa siya at nagkaroon din ng mga anak. Sa hindi malamang dahilan, namana ng isa niyang anak ang pagiging aswang. Hindi niya inaasahan ang pangyayari dahil wala naman sa isip niya na ipasa ang katangian. At ang pinakamasaklap, hindi niya makontrol ang kanyang anak. Namimiktima ang anak niyang si Marco. Pumapatay ito ng ordinaryong tao at kinakain ang laman loob. Naglaho kay Miguel ang pagiging aswang. Napasa ang lahat sa kanyang anak na si Marco. Wala nang naisip na ibang paraan si Miguel kung hindi ang lumipat sa gubat. Kailangan niyang ilayo ang kanyang pamilya upang maitago ang katangian ng kanyang anak. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat ng pagsubok. Sa hindi malamang dahilan, natuntun sila ng mga mangkukulam. Napuntahan sila sa kanilang bahay. Sumakto naman ng sandaling ito, kasalukuyang wala si Marco. Walang nagawa ang buong pamilya ni Miguel. Kakaiba ang dinanas nilang paghihirap. Nagpagulong-gulong sila sa sahig habang naglalabasan ang iba't ibang uri ng insekto mula sa loob ng kanilang katawan. Samantalang ang mga mangkukulam naman ay merong hawak na itim na aklat at merong binabasang orasyon. Paulit-ulit nilang ibinubuga ang mga dasal doon sa bahay. Kasabay niyan ang pangingisay ng buong pamilya ni Miguel. Namatay silang lahat habang pinagpepiestahan ng iba't ibang uri ng insekto. Pagbalik ni Marco sa kanilang bahay, wala na ang mga mangkukulam. Sobra ang kanyang paghihinagpis dahil sa sinapit ng buong pamilya. Pero sa kabila ng lahat, hindi hinangad ni Marco ang gumante. Pinilit niyang magbago para sa babaeng nagugustuhan. Umulit lang ang lahat ng nangyari. Paglipas ng maraming taon, ikinasal si Marco kay Lilibet.
nagkaroon sila ng mga anak. Kaso nga lang, sa paglaki ng kanilang anak, si Marco naman ang nagkaroon ng sakit. Sakit na mula sa mga mangkukulam. Nang dumating ang araw ng kamatayan ni Marco, nagtanim ng matinding galit ang mga anak niya sa mga mangkukulam. Ang isa sa kanyang mga anak, merong kakayahan na ipasa ang lahi sa iba pang tao. Hinawaan niya ang apat niyang kapatid upang makapagigante. Walang takot nilang sinugod ang bahay ng mga mangkukulam. Nang sandaling ito, maraming katabing bahay ang angkan ng mga mangkukulam. Eksaktong gabi sila pumunta para walang taong makakita. Maraming namatay sa angkan ng mga mangkukulam. Pero hindi din nakaligtas ang mga magkakapatid na aswang. Dahil sa mga pangyayari, mas lalong naging malala ang gulong na mamagitan sa dalawang angkan. Paulit-ulit na gantihan, patayan, walang katapusan na paghihirap at walang kapayapaan mula sa magkabilang angkan. Sa paglipas pa ng panahon, marami sa mga naunang pangkat namin ang nagpakalayo-layo upang makaiwas sa gulo. Dihado kami kung tutuusin. Kaya lang naming gumante kung harapan ang magiging laban. Pero sila, nakaka-atake sila ng palihim. Gumagamit sila ng itim na karunungan kahit nasa malayo pa ang kanilang biktima. At ngayon sa kasalukuyan, hindi na mabilang kung gaano kadami ang namatay mula sa dalawang angkan. At ang pinakamasakit ay ang kwento namin ni Isabel. Dahil natutunan naming mahalin ang isa't isa sa kabila ng angkang pinagmula namin. Napatay ng mga mangkukulam ang kapatid ko. Ang lahi ko naman ay lumayo dahil hindi na lang mga mangkukulam ang iniiwasan namin, maging ang mga tao. Dahil sa mga pangyayari, nais ng nanay ko na maghigante sa kamatayan ng aking kapatid. Matinding galit din ang naramdaman ko noon at gusto kong ako mismo ang papatay kung sino man ang nangkulam sa kanila. Kaagad akong naghanap ng maraming impormasyon. Napag-alaman ko na merong nagtatrabahong isang mangkukulam sa Maynila. Hindi ako nagdalawang isip na puntahan kaagad yung lugar. Pinagmasdan ko yung tao. Isang babae. Napansin kong maganda ang kanyang itsura. Sa totoo lang, medyo malakas din kasi ang dating ko sa kababaihan. Maraming tumakbo sa aking isip. Pwede ko siyang dakpin at paulit-ulit na pagsamantalahan. O hindi kaya naman, kuwain ko ang loob niya at paulit-ulit ko siyang halayin kapag nakuha ko na ang tiwala niya. Hindi naging mahirap ang pagtutuos ng landas namin. Nag-apply ako ng kunwari doon sa trabaho. Palagi akong nagpapapansin kay Isabel hanggang sa naging magkaibigan kami. Napakabait ng tao na ito. Dahil doon, nahirapan ako na saktan siya. Pumasok sa aking isip na biktima lang siya sa dalawang angkang nagbabanggaan. Niligawan ko siya at naging magkasintahan kami. Naisipan kong galawin siya at kapag iniwan ko siya ay magiging malaking kawalan sa kanya ang bagay na yon. Pero mahirap. Ayaw niyang ibigay.
meron siyang respeto sa kanyang sarili. Nagkatampuhan pa kaming dalawa at nahirapan akong suyuin siya uli. Hindi ko na malayan na lumalalim na ang pagtingin ko sa kanya. Masayang masaya ako dahil binigyan niya ng kulay ang aking mundo. Naisipan kong umamin sa kanya tungkol sa totoo kong pagkatao. Gusto ko sanang sabihin sa kanya ang lahat ng plano, pero hindi ko nagawa. Hanggang sa siya na mismo ang kusang umamin. Ang sabi niya ay mahal na mahal niya ako, pero bakit ko daw siya niloko? Bakit daw ako nagbabalak na saktan siya? Yon ang kanyang sinabi habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko lubos akalain na matagal niya nang alam ang aking plano. Sobrang sakit para sa akin na pagmasdan siya ng ganun. Kaya hindi na ako nagpalusot sa kanya at inamin ko na tama ang lahat ng sinabi niya. Yon ang tunay kong plano. Pero nagbago ang lahat nang mahulog ang loob ko sa kanya. Mabilis niya akong pinatawad. Kaso nga lang, ang problema ay ang nanay ko. Galit na galit pa rin siya sa angkan ng mga mangkukulam. Gusto niyang patayin si Isabel. Ilang beses akong nakiusap sa nanay ko na huwag idamay si Isabel dahil mabuting tao siya. Pero mas nangibabaw ang paghihigante sa kanila. Isang araw, bigla kong nabalitaan na merong sumaksak kay Isabel. Nasa trabaho ako ng sandaling ito. Naitawag sa akin yung nangyari. Dali-dali akong nagpunta sa ospital. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko na hindi ito mula sa isang saksak. Sigurado akong kagagawan ito ng isa sa mga kapatid ko. Tinuloy pa rin nila ang pagpatay kay Isabel sa kabila ng lahat ng aking pakikiusap. Si Arnel ang pumatay kay Isabel. Hindi ako nagdalawang isip na paulit-ulit siyang pahirapan. Kaso, pinigilan ako ni nanay. Ayon sa kanya, dapat daw hindi ko kalimutan ang nangyari sa isa kong kapatid na si Rona. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Maging ang nanay ko, kamuntikan ko pang masaktan. Wala na akong nagawa ng sandaling ito. Lumuhod na lang ako sa sahig at paulit-ulit na umiyak na parang isang bata. Matapos nung pangyayari, mabilis na lumipas ang panahon. Nagpatuloy ako sa pagdadalamhati sa sinapit ni Isabel. Hanggang sa ako na mismo ang nakadanas ng pangkukulang. May mga tumutubo sa akin na malalaking bukol. Pero hindi ko ito kinakatakot. Marahil tama lang ang nangyayari sa akin. Tama na ako ang gantihan ng angkan ni Isabel. Tama na ako ang mamatay. Wala naman akong nagawa nung buhay pa siya. Nais ko na ring sumunod kung nasaan ang aking mahal. Patuloy pa rin ako sa pagdadalamhati hanggang sa ngayon. Napakahirap isipin na ang isang taong inosente ay mamamatay ng walang laban. Marahil wala ngang magandang wakas kung sakaling magmahalan ang dalawang tao na merong hidwaan ang angkan. Patuloy na lang akong mangangarap na sana nagkaroon pa kami ng mahabang pagkakataon upang magmahalan. Sana
nagkaroon kami ng mga paslit na aming aalagaan. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Naway naalayan ko kayo ng magandang kwento at sana'y mabawasan ang sakit na kinikimkim ko sa kasalukuyan. At unti-unti ko na ring nararamdaman na hindi na ako tatagal sa mundong ito. Malapit ko nang masilayan ang aking mahal na si Isabel. Ayon mga kaninuno, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Kaunting opinyon ko para sa istorya, sobrang hirap kapag napabilang ka sa ganitong angkan. Walang katapusan na labanan, patayan, sobrang gulo. May mga ilang tao naman na pilit nilang tinigil yung sumpa ng angkan. Kaso nga lang, umuulit at umuulit talaga ang kanilang kasaysayan. Ganon kasi talaga ang mangyayari mga kaninuno eh. Kapag dahas ang ibinigay mo, dahas din ang ibabalik sa'yo. Pero dito sa kwento, sumubok naman yung iba eh, na huwag nang magigante. Kaso nga lang, nagpapatuloy pa rin yung kabilang angkan sa pag-atake. Kayo ba mga kaninuno, ano sa palagay nyo ang pwede nilang gawin upang matigil na ang sumpa ng hidwaan ng kanilang angkan? Para sa akin, siguro sana magkaroon sila ng bukas sa puso na pag-uusap patungkol sa lahat ng nangyari. Kasi sa pag-uusap lang masusolusyonan ang lahat. Kaya sana kaninuno, matigil na ang hidwaan sa inyong angkan. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng istorya. Ipagdarasal kita. Hanggang sa susunod na kwento mga kaninuno. Paalam. Bye!